أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ما من أمهلكم مغا مغولان مغا قبحتيت سبنا بلتايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong araw po ang ating pag-aralan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam. Ito po ang pangatlong pag-aral natin sa kwento ni Propeta Musa alayhi salam. At ang unang kwento natin ay yung buhay niya noong siya ay pinanganak hanggang sa siya ay lumaki sa pamamahay ni Propeta o pamamahay ni Firaun, hanggang sa siya ay lumabas mula sa Misr, dahil siya ay hindi sinasadya na napatay niya ang isang Kipti. At pagkatapos ay siya ay nanatili. Ito yung pangalawang yugto ng buhay ni Propeta Musa alayhis salam. Siya ay nanatili sa Madian at nakapag-asawa doon. At pagkatapos ay pagkatapos ng 10 taon, siya ay naglakbay papunta ng Egypt o yung sa Misr, at nakakita siya ng apoy o liwanag. At pagkatapos ay kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng Allah na siya ay isang gagawing propeta at isusugo kay Firaun. At dito, basahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Shu'ara. Sinabi ng Allah, فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا فِي عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. So dito makikita natin ang pinakauna na sinugo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala si Harun na kapatid ni Propeta Musa alayhi salam, na bilang ginawa din niya na isang propeta. So dito sinugo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay pumunta kay Firaun. Idhaba biayatina, sa pamagitan ng aming mga tanda, inna ma'akum mustami'un, at kami ay kasama nyo na naririnig namin kung ano ang mga pangyayari. Sa ibang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhaba ila Fir'aun na innahu taga, pumunta kayo kay Fir'aun dahil siya ay nagmalabis. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkara aw yakhsha. Okay, dito, isa sa mga mapupulot natin na aral dito, sinabi ng Allah, fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. At kayo ay pumunta kay Fir'aun. Ano ang sabi ni Fir'aun? Sa ibang talata, sinabi niya na ana rabbukumul a'la. Si Fir'aun ay nag-angkin na siya isang Panginoon. Wa na'udhu billahi min dalik. Hindi lang siya sumasamba sa rebulto, bagkus inuutusan niya ang mga tao na sila ay sumamba sa kanya. Kaya nga sinabi niya, ana rabbukumul a'la, ako ang inyong Panginoon na kataas-taasan. So ito ay napakalaking kasalanan. Hindi lamang ito shirk, bagkus ito ay pagmamalabis dahil nag-angkin na Panginoon si Firaun. At dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam at kay Harun, idhaba ila Firaun na innahu taga, faqula lahu qawlan layyina. At kayo, at sabihin niyo sa kanya, faqula lahu, yung salita, yung pangungusap na ito ay yung tinatawag na mahinahon. Qawlan layyina. Mahinahon na pananalita. Kausapin niyo si Firaun ng mahinahon na pananalita. Ito isa sa mapupulot natin na aral dito, na kahit sa mga hindi mananampalataya, kahit sa mga tao na sumuway, kahit sa mga tao na sila ay gumagawa ng mga kasalanan, ay inuutusan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gamitin natin yung tinatawag na hikma, yung wisdom, sa pamamaraan ng tinatawag na pakikipag-usap. Sinabi ng Allah sa Al-Quran, Surat An-Nahl, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana wa jadilhum billati hi ahsan. Sa ibang talata, sinabi ng Allah, Udu'u, iparating mo yung tinatawag na ang mensahe ng iyong Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikma, sa pamagitan ng tinatawag na karunungan, wisdom, wal mau'ida,
Ibig sabihin ito'y mabuting pamamaraan. Mabuting pamamaraan. So dito, kahit na si Firaun ay nag-angkin na Panginoon, ay una ay sinabi pa rin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pakitunguhan. Ibig sabihin, kausapin niyo siya ng mahinahon na pananalita. Kahit may mga kapatid tayo na minsan nag-iiwan ng sala, may mga kapatid tayo na tinatawag na iniiwan nila minsan ng hijab o may mga pagkukulang sila. So ang pinakaunang na pakikitungo sa kanila ay yung mahinahon na pananalita. At hindi ibig sabihin na sa lahat ng panahon ay mahinahon ang ating pananalita. Kundi, kabilang sa mga pamamaraan, ay unang pakikitungo sa kanila ay yung tinatawag na mabuti o yung tinatawag na mahinahon na pananalita. Pero kapag sila ay hindi nakinig sa ilang beses na pakikipag-usap sa kanila, ay magbigay tayo ng babala kahit na sila ay masaktan. Baka ito ang paraan upang sila ay tinatawag na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Allah, la'allahu yatadakkar aw yakhsha, baka siya ay makaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon siya ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil anong kanyang ginawa? Siya ay nag-angkin na isang Panginoon. At dito sinabi ng Allah, qala rabbana inna nakhafu ay yafrut alayna aw yatgha. Sinabi ni Propeta Musa alayhi salam at saka si Harun na, ya Allah, kami ay natatakot na baka kami ay tinatawag na ay yafrut alayna, baka gumawa siya ng tinatawag ng masama sa amin, baka siya ay magmalabis dahil siya ay tinatawag na isang hari, isa siyang marami siyang kawal, may kapangyarihan siya. Sinabi ng Allah sa kanila, qala la takhafa inni ma'akum ma asma'u wa ara. Huwag kayong matakot, ya Musa, at saka ya Harun, inni ma'akuma. Ako ay kasama niyo, sinabi ng Allah, ako ay kasama niyo yung dalawa, asma'u wa ara. Nakikita ko at naririnig ko ang lahat ng mga nangyayari. So dito, naririnig natin sa ibang mga talata, inna Allah ma'as sabirin, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga matiisin. Noong nagtago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakr as-Siddiq sa Ghari Thawr, ay halos makita na sila ng mga Quraysh. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakr as-Siddiq na, la takhaf inna Allah ma'ana. Huwag ka matakot dahil kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama niya ang mga tunay na mananampalataya. Ang ibig sabihin na kasama niya ay kasama niya sa tulong. Tutulungan niya ang mga tao na sila ay tinatawag na mga matiisin. Sila yung mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga tao na nagtiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kasama nila ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus lahat ng tao ay kasama ng Allah sa pamagitan ng kaalaman ng Allah. Alam ng Allah ang lahat ng ating ginagawa. Muslim man, hindi Muslim, bata, matanda, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating ginagawa. Ngunit, ang ayah na ito ay sinabi ito na kasama, ibig sabihin ay kasama mo ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga talata na nabanggit patungkol sa tinatawag na pagpunta ni Propeta Musa alayhi salam kay Harun, ay yung dumating sila kay Propeta, dumating sila si Propeta Musa alayhi salam kay Harun at dumating sila kay Firaun. At dito yung basahin natin yung aya. Walaqad ra'aynahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba. Dito siya. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Dito makikita natin una-una yung sinabi, may mga ibang talata mamaya mababasahin natin yung pag-uusap nila. So sinabi sa kanila ni Firaw, sinabi sa kanila ni Propeta Musa alayhi salam sa ibang mga talata, una-una yung talata na kinausap sila, kinausap ni Propeta Musa alayhi salam. Okay, dumating si Propeta Musa alayhi salam at saka si Harun kay sa mga tao na ito, at ganoon din na
Qala wa marabbukuma. Oh, dito basahin natin yung talata dito na naligtaan natin. Okay, dito. Sa suratu Asy-Syu'ara, qala Fir'aun wa ma rabbukuma wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Dito dumating si propeta Musa alayhis salam at kay Harun at sinabi nila kay tinatawag na Fir'aun na kami ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito, sinabi nila na sabihin nyo, sinabi ni Allah na sabihin nyo kayo ay propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na Rabbul Alamin, Panginoon ng Sanlibutan, Panginoon ng lahat ng nilika. At dito, tinanong sila ni Fir'aun. Qala Fir'aun, wa ma Rabbul Alamin? Sino ang Panginoon ng Sanlibutan? Kasi, bakit? Kasi si Fir'aun ay nag-angkin na Panginoon. So, sinasabi niya na mayroon bang ibang Panginoon maliban sa akin? Nag-angkin siya na Panginoon. So, sinabi ni Propeta Musa alayhi salam, Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ang Panginoon ng Sanlibutan ay siya yung Panginoon ng langit at lupa at pagitan nito. At dito, sinabi na qala inna dito sinabi dito qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. At sinabi dito sinabi ni Musa alayhis salam kay Firaun na qala rabbul mashriq, siya yung Panginoon ng tinatawag na mashriq wal maghrib wa ma bainahuma. Ibig sabihin dito ay ang langit at lupa, ang napapalib, lahat ng tinatawag na mga nilikha ng Allah, siya yung Panginoon na sinasabi na Panginoon ng Sanlibutan, na Panginoon ni Propeta Musa alayhis salam at Panginoon ni Harun alayhis salam. Dito, ang sinagot ni Fir'aun ay kaniyang sinabi na, Qala, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun. Tunay na ang propeta na isinugo sa inyo, sinabi niya sa mga tao, na majnun, na nasisiraan ng pag-iisip. Bakit? Dahil iba yung kanyang sinasabi. Paano niya sasabihin na may Panginoon na ako naman ay Panginoon? So dahil dito ay sinabi sa kanya ni Firaun na kapag hindi ka tumigil, pag sumamba ka ng ibang Panginoon, ay mabibilang ka sa mga ikukulong ko. Yan. Dahil wala siya maisagot sa sinabi ni Propeta Musa alayhis salam, na sinabi niya sa mga tao, sa sinabi ni Musa alayhis salam kay Firaun, na ang Panginoon ng Sanlibutan ay Panginoon ng langit at lupa at ang pagitan nito ang lahat ng mga tao at Panginoon ng inyong tinatawag na mga tatay niyo, mga nauna sa inyo. So si Musa, sinabi niya kay Firaun na pati ang tatay mo at mga ninuno niyo ay yan ang tinatawag na Panginoon ng Sanlibutan na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, yung aya na binanggit natin kanina, Suratul Taha, ay humingi. Ha? Dahil sinabi niya na ito, فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Qala mu'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha. Dito sa ayat na ito sa suratu Taha, sinabi ng Allah na ikinukwento yung pangyari na sinabi ni Firaun na magkaroon tayo, kasi ipinakita ni nagtanong si Firaun kay Musa kung ano yung tinatawag na tanda niya, yung aya, ano ba yung tanda. At nilabas ni Propeta Musa alayhis salam ang kanyang kamay at ito ay napakaputi at ito ay liwanag at nakita ito ni Firaun at ang kanyang mga kasamahan. Ganun din na kanyang kinuha ang kanyang tungkod at ito ay naging ahas. Ito ay napakalaking ahas. Sinabi ni Musa alayhis salam na ito ay tinatawag na tanda. Ito ay tanda mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang sabi ni Firaun ay ito ay sahirun alim. Ito ay napakalaking tinatawag na mahika. Napakalaking magic ito. Mahika ito. Hindi ito totoo.
Ha? So dito ay sinabi ni Firaun na kung yan ay tinatawag na yan ang tinatawag na tanda mo ay mag-ano tayo ng araw, ha? Mag-set tayo ng araw para ipakita mo kung ano ang iyong tinatawag na ano meron ka sa tinatawag na mga sahir na ito, ha? Yung mga magic na ito. Okay, at dito nabanggit na sinabi ng Allah surah Taha, fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. At tinipon ni Fir'aun ang kanyang mga tinatawag na mga magician. Lahat-lahat ng kanyang ano meron sila dun sa Egypt ay tinipon niya. Marami mga ulama nagsabi na mahigit 3,000 ang naipon, na lahat ito ay mga gumagamit sila ng mahika. Lahat sila ay gumagamit ng mahika. At ibang mga riwaya na banggit na 3,000, yung iba 7,000. Pero walang nabanggit sa Al-Quran na bilang, bagkus sinabi dito ay napakarami nila. Grupo sila ng mga tinatawag na mga magician. Okay? So dito, sinabi ng Allah surah Taha, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa'asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Okay, dumating yung panahon. Siyempre, ito yung inaasahan na panahon ni Propeta Musa alayhi salam na magmatipon ang mga tao dahil inaakala ni Firaun na ito yung tinatawag na dahil marami siyang mga magician. So, inaakala ni Firaun na mananalo itong mga magician niya. Ha? Itong mga magician niya dahil nagtipon siya ng napakaraming, nabanggit sa ibang mga rin, mga tatlong libo na puro sila mga tinatawag na gumagamit ng mga magic. Okay. So, ito, nakita sila at hiningi nila na ito, nabanggit kanina, na makanan suwa. Makanan suwa ay yung sa pinakasentro ng lungsod ng Misr. So doon sila nagtipon-tipon at kasama ng mga tao, marami mga tao, dahil ito ay araw ng nabanggit ng mga muarikh na ito ay araw ng Eid. So napakaraming tao sa oras na yun na kung saan nagtipon-tipon ng mga tao para tingnan. At naniniwala si Firaun na mananalo ang kanyang mga magician. So dahil dito ay dumating ang mga magician, dumating si Firaun, dumating si Propeta Musa alayhis salam at saka si Harun alayhis salam, dumating si Firaun at ganun din ang kanyang mga magician. At sinabi dito, qalu ya Musa, di sinabi ng mga magician ni Firaun na, ya Musa, sino bang mauuna na ipakita niya yung kanyang dinatawag na magic? Ha? At sinabi ng mga tao na ito na ikaw ba ang mauna o kami mauna? Pero ang sabi sa kanila ni Musa alayhi salam na ito, sinabi na sa ibang riwaya o ibang aya, sinabi sa kanila ni Propeta Musa alayhi salam na ipakita nyo kung ano ang meron kayo. Dahil naniniwala siya na siya, dahil sinabi sa kanila Allah subhanahu wa ta'ala na inni ma'akuma asma'u wa ara. Katotohanan, nakasama niyo ako. Nakikita ko, naririnig ko ang lahat ng mangyayari. So pag nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinaninindigan ni Propeta Musa alayhi salam na kasama nila ni Harun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi niya na ipakita niyo kung ano ang meron kayo. At dito ay nilabas ng tinatawag na mga magician. Nilabas nila. Qala bal alqu. Ipakita niyo kung ano meron kayo. Fa idha hibaluhum wa asiyuhum, yung kanilang mga tungkod, yung kanilang mga tali ay naging mga ahas, napakaraming mga ahas. At dito nakalagay dito yukhayyalu ilayhi, pati si propeta Musa alayhis salam ay parang nakikita niya na parang mga ahas, pero hindi naman ito totoong ahas. Ito ay tinatawag na mga ano lang, pamamagitan ng tinatawag na mahika. Pamamagitan ng mahika, yung magic ay parang nakikita ng mga tao na mayroong tinatawag na mga ahas, pero wala naman. Okay, sinabi dito fa awjasa fi nafsi khifa Musa. Nagkaroon ng takot si Propeta Musa alayhis salam. Isa rin sa kanyang ikinatakot ay baka
yung mga tao ay pag nakita nila itong napakaraming mga tinatawag na mga ahas mula sa mga 3,000 na ito o 7,000 na ito na mga magician o mga gumagamit ng mahika sa mga tauhan ni mga tauhan ni Firaun, ay maniwala ang mga tao at hindi nila tingnan kung ano yung papakita ni Propeta Musa alayhis salam. Kaya dito sinabi ng Allah, "Kul na la takhaf, huwag ka matakot. Dahil innaka anta al-a'la." Pinangako ng Allah, "Huwag ka matakot dahil tunay na ikaw ang mananalo." Okay. Dito inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilabas niya yung tinatawag yung tungkod niya at tinatawag na ito ay naging napakalaking ahas at kinain niya ang lahat ng mga at tinatawag na kanilang mga binitawan ng mga maliliit na mga ahas at kinain ng ahas, napakalaking ahas na tinatawag na ito yung tungkod ni Propeta Musa alayhis salam, na ito ay totoo, hindi ito mahika, hindi magic, ito ay totoo dahil ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi na pagsasabihin ng Allah, mangyayari, kun fayakun, mangyari ka at nangyayari ang bagay. Yan ang kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga marami ang mga sa mga propeta, lahat sila ay binibigyan ng mga himala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kabilang sa mga himala ng mga propeta, itong himala ni Propeta Musa alayhi salam na kung saan ang kanyang tungkod ay naging napakalaking ahas. At dito yung mga tao na ito, okay? Ang problema ni Firaun ay imbis na maging kakampi niya itong mga magician niya, ay dahil nakita nila yung napakalaking ahas na ito ay totoo, hindi ito tinatawag na magic lamang o ginamitan nila ng mahika, bagkus ito ay totoo dahil sila ay gumagamit sila ng mga mahika. Alam nila ang totoo at alam nila ang tinatawag na ginamitan ng mahika. So dahil dito ay sila ay naniniwala kay Propeta Musa alayhis salam. Sinabi dito, wa ulqiya as-saharatu sajidin, sila ay nagpatira pa. Yung mga tinatawag na mga magician ni Firaun ay sila ay nagpatira pa. At sinabi nila na qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Tunay na kami ay naniwala sa Panginoon ng sanlibutan, Panginoon ni Musa at saka ni Harun. So dito dahil nakita nila na totoo ito yung pangyayari, yung tungkod ay naging ahas at totoo, hindi siya tinatawag na mahika lamang, kundi ito ay totoo galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagpatira pa ang mga magician ni Firaun at sila ay naniwala kay Allah, naniwala sa Panginoon ni Propeta Musa alayhis salam at kay Propeta Harun. Nagalit naman si Firaun at kanyang sinabi sa kanila na qala amantum lahu qabla an adana lakum, kayo ay naniwala sa taong yan kay Propeta Musa alayhis salam bago ako magpahintulot sa inyo, dahil siya ay naniniwala na Panginoon. At sinabi niya na kayo, sinabi dito, innahu lakabirukum, siya ang nagturo sa inyo, siya ang pinuno nyo. Kaya sinabi niya, lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, walausallibannakum fi judu'in nakhli, wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaba wa abqa. At nangako si Firaun na puputulan niya ng kamay at puputulan niya ng kamay at ganun din paa ang mga magician niya dahil sa hindi nila pagsunod kay Firaun. Ngunit sila ay naging matatag at sinabi nila na gawin mo kung ano ang gusto mo, tunay na kami ay naniniwala sa Panginoon ni Propeta Musa at saka Propeta Harun alayhis salam. At dahil dito, may mga riwaya na pinarusahan talaga sila ni Firaun. Dito, basahin natin ng ibang mga aya, naniwala sila pagkatapos ay nanatili si Propeta Musa alayhis salam sa Egypt. At basahin natin yung aya. Waqala Fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw yudhira fil ardi al-fasad. At dito sinabi ni Fir'aun na hayaan niyo ako na patayin ko si Musa. Sinabi ni Fir'aun para
ano, manalangin siya sa kanyang Panginoon kung yun ang gusto niya. At tunay na ako'y natatakot na palitan niya ang inyong relihiyon. So ngayon, parang nagdadrama ngayon si Pharaoh na sinasabi niya na siya yung biktima. Na parang nagpapalaganap ng kasamaan si Propeta Musa alayhis salam. Ito yung ngayon yung drama ni Pharaoh. Subhanallah. At sinabi, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانُهُ. Oh, dito makikita natin sinabi ng Allah, Suratu Ghafir, at sinabi ng isang lalaki habang sinasabi yun ni Pharaoh, na sinabi ng isang lalaki na kabilang ito sa kanyang mga pamilya ni Pharaoh, mga kasamahan ni Pharaoh, na siya isang mananampalataya. Ito'y sinaksihan ng Allah, siya isang mananampalataya. Mu'minun min ali Pharaoh, yaktumu imanuhu, itinatago niya yung kanyang pananampalataya. So itinatago niya yung kanyang pananampalataya dahil alam niya na kapag nalaman ni Pharaoh ay papatayin siya ni Pharaoh. So sinabi niya kay Pharaoh na ataktuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, papatayin niyo ba ang isang tao na sinasabi niya na ang Panginoon ko ay ang Allah? Ibig sabihin ay ang kanyang dalang mensahe ay pagsamba sa nag-isang tagapaglilika. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, at dumating sa inyo ang kanyang tinatawag na mga tanda. Yung mga tanda, ano yung mga tanda? Yung kanyang tungkod at saka yung kanyang kamay na isa sa mga may liwanag na lumalabas dito at saka napakaputi na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yaku kadiban fa'alayhi kadibu, at kung siya ay sinungaling, siya ay paparusahan. Ngunit kung siya ay totoo, tapat sa kanyang sinasabi, yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum, ay tunay na matatanggap nyo ang ibang kanyang mga tinatawag na mga pangako sa inyo. Halimbawa, ang kaligtasan, ang paraiso, at saka iba pang mga pangako niya kung siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil dito ay hindi natuloy ang plano ni Pharaoh na patayin niya si Musa alayhis salam. At nanatili naman, nanatili si Propeta Musa alayhis salam at saka si Propeta Harun alayhis salam sa Egypt ng ilang taon. At basahin natin yung aya, Suratu Ghafir. Waqala Fir'aunu ya Haman ibn li, isa sa mga nangyari, la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunuhu kadiba. Isa sa mga sinabi ni Fir'aun ay inutusan niya si Haman. Si Haman, isa sa mga kanyang mga kanang kamay, at sinabi niya na magpatayo ka ng napakalaking sarha, la'alli ablughul asbab. Okay? Asbab basa mawati fa atali, ibig sabihin napakataas na ano, tahanan para makita ko ang tinatawag na Panginoon ni Musa, dahil tunay na ako'y naniniwala na si Musa ay sinungaling. So ganun pa man, makikita natin dito na ang tao minsan, kaya nga sinabi sa Banal Quran na khatamallahu ala qulubihim, parang may ano na yung puso ng tao, nalagyan na ito ng takip ang puso ng tao, kaya kahit anong dumating sa kanya na mga tanda mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tinatanggap. So dito, hanggang sa ang kanyang inaakala. Pero kung titingnan natin, ang tao, hindi pwede na maging Panginoon. Ang mga tao na nag-angkin na sila ay mga Panginoon, alam nila sa kanilang sarili na sila ay mga sinungaling. Sila ay mga sinungaling, yung mga tao na ito. Okay. Sinabi dito, sa Ashara, Suratul Araf, وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ. Dito, nung nanatili si Propeta Musa alayhis salam at saka si Harun sa Egypt, kapag may mga dumarating na mga biyaya sa kanila, ay sinasabi nila na dahil ito sa kanila mga Panginoon, dahil ito sa kanila sa mga ano ni Pharaoh. Pero kapag dumarating sa kanila mga pagsubok, sinasabi nila na dahil sa pagdating ni Propeta Musa alayhis salam at kay Propeta Harun alayhis salam. Maraming dumating sa kanila na mga pagsubok, kabilang sa mga dumating sa kanila yung tubig na naging ano, naging dugo, yung mga jarat. Marami ito nabanggit sa Banal na Quran. Ano yung number 10? O dito sinabi,
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم وآيات مفصلات. So dumating sa kanila ang napakarami mga pagsubok. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. At ang ginagawa nila kapag may dumating sa kanila na pagsubok tulad nung tubig na naging ano, naging tinatawag na dugo, yung mga napakarami mga dumating na mga pagsubok sa kanila. Kapag dumating sa kanila pagsubok, sinasabihan nila si Musa na qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indana. Ibig sabihin ay, ya Musa, ikaw ay manalangin, ha? Manalangin ka at kami ay maniniwala sa iyo. Okay? Sinabi nila na kami ay maniniwala sa iyo. La nu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israel. Okay. Dito sinasabi nila na manalangin ka kay Allah para matanggal itong mga pagsubok at kami ay maniniwala sa iyo at ibibigay namin sa iyo ang mga Banu Israel. Pero nandun pa rin yung kanilang ginagawa ni Firaun na kanyang inaalipin ang mga angkan ni Banu, ng Banu Israel na kasama doon mga pamilya ni Propeta Musa alayhis salam. Okay. Kabilang doon, kabilang din sa mga natin yung paano yung pagkamatay, yung pagkamatay ni Firaun, yung kanyang dito na tayo, diretso tayo, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Yunus, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعُهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Okay, so nagbalak si Firaun na sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, nahahayaan ba natin si Musa at saka si tinatawag na Harun na iligaw niya ang mga tao? So sinasabi niya ito sa kanila at magpalaganap siya ng kasamaan. At sinabi ng ibang mga kasamahan ni Firaun na tama, dapat hindi natin hayaan. Dapat ay turuan natin sila ng leksyon. At kaya ang gagawin nila ay patayin natin ang kanilang mga anak at ganun din gawin nating alipin ang mga babae sa kanila. Ganun din, napapatay nila si Propeta Musa alayhis salam at saka si Harun. Okay. Pagkatapos sinabi dito, hanggang sa may mga talata na sinabi nung ano na nagtinipon ni Firaun ang kaniyang napakaraming mga kawan. Sabi ng mga tao ay inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa ibang mga ibang talata, inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma tara al-jam'anu qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nung nakita ng mga tao itong mga Banu Israel, ito yung mga sumunod kay Propeta Musa alayhis salam at kay Propeta Harun alayhis salam, nakita nila yung kawal ni Firaun, ay sinabi nila na inna lamudrakun, maabutan tayo ng mga kawal ni tinatawag na Firaun. Ngunit sinabi ni Musa, qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Hindi yan mangyayari, sabi ni Propeta Musa alayhis salam, bagkus kasama ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ako ay kanyang gagabayan. At sinabi, wa uhayna ila Musa inidrib bi asakal bahr. At inutusan namin, dahil sila ay si Propeta Musa alayhis salam, si Harun saka si Propeta Harun alayhis salam kasama ang mga Banu Israel, sila ay tumakbo sa tinatawag na yung Red Sea. Makikita natin Red Sea, pagitan ng Saudi Arabia at ng Egypt. Yan ang tinatawag na Red Sea. Nung sila ay pumunta doon sa tinatawag na Red Sea, ay sinabi nga nila, dahil wala sila matakbuhan at nandito sa likod nila yung mga kawal ni Firaun. At sinabi ni ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Musa alayhis salam, wa uhayna ila Musa, at sinabi namin kay Musa na idrib bi asakal hajar, kunin mo, sabi niya, yung tinatawag na tungkod mo at ipalo mo sa tinatawag na dagat at mahahati. Oh, subhanallah. Fanfalaka fakana kullu firkin. Okay, nahati ang dagat, at dito sinabi natin, nahati ang dagat, at pagkatapos sa Suratu Yunus ay dito, hatta idha adrakahu al-gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israel wa ana minal muslimin. So dito, nung nahati ang dagat, ay dumaan si Propeta Musa alayhis salam, Propeta Harun alayhis salam, at ang kanyang
at ang mga sumunod sa kanila na mananampalataya mula sa Banu Israel. Noong sila ay lalagpas na sa dagat, ay tinatawag na sumunod itong si Firaun sa pag-akala na wala mangyari sa kanila. At dito sinabi na, وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ. At sila ay sinundan ni Firaun kasama ng kanyang mga kawal. At sinabi dito, حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ, hanggang sa noong lumagpas na si Propeta Musa a.s., si Harun at saka ng Banu Israel, ay ibinalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na dagat at nalunod itong si tinatawag na Firaun at ang kanyang mga kawal. Dito, nung nalunod si Firaun, ay kanyang sinabi, قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Katotohanan, sabi niya, na ako ay naniniwala na walang ibang Panginoon maliban sa Panginoon ng Banu Israel. Yung Panginoon ni Propeta Musa a.s., Panginoon ni Propeta Harun a.s. Pero, ang problema dito ay noong tinatawag na mamamatay na siya. You know? Tinako? Yung sinabi niya, sinabi ng Allah, wal ana wa qad asayta qablu wa kuntu minal wa kunta minal mufsidin. Ngayon ay magbabalik loob ka. Dati dumating sa iyo ang mga tanda, dumating sa iyo ang mga mensahe, ikaw ay kinausap ng dalawang propeta, si Musa at saka si Harun, pero ikaw ay nagmalaki, ikaw ay nagbagkus, pinahirapan mo ang mga Banu Israel, ganun din na sinubukan mo na patayin si Propeta Musa alayhi salam at ang mga nanampalataya. Ngunit ngayon, sasabihin mo na ikaw ay naniniwala dahil sa oras na yun na kamatay. Kaya hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sinabi na siya ay mananampalataya. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. At ngayong araw ay ililigtas namin ang iyong katawan, ibabadan, yung kanyang katawan, at ayon sa mga tarikh ay inanatili ang bangkay ni Firaun at hindi ito nasira sa mga nakapunta ng Egypt. Hindi ko alam kung saan doon, ano ba, saan ang ano, kasi hindi naman natin nakita. At bago natin sabihin na yun siya, ay dapat mayroon tayong matibay na ebidensya na yun talaga siya. Mahirap kasi magsabi na yun siya kung wala talagang matibay na tinatawag na ebidensya. Pero sinabi ng Allah na ikaw ay tinatawag na ililigtas namin yung katawan. Namatay na siya, pero pananatilihin nila, sabi na ng Allah, panatilihin namin ang iyong katawan para ito ay liman khalfaka aya, ito ay maging tanda sa mga tao na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga aral na mapupulot natin dito, kahit gaano kayaman ang tao, gaano kapangyarihan ang tao, pero ang tao ay nilikha. Alam niya na siya ay nilikha. Kaya hindi narapat na magyabang ang tao, magmalaki ang tao, lalo na kapag ito ay tinatawag na patungkol sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kung sino man ang nag-aangkin, mga hari, sila yung nagmalabis sa mga tao, darating ang kanilang panahon. Sila ay darating, at darating ang panahon, sila din ay mamamatay. Tulad na nangyari kay Firaun. Si Firaun ay napakalaki ang kanyang tinatawag na kaharian. Kaya nga nag-angkin siya na siya ay isang Diyos. Pero ganun pa man ay, subhanallah, wala siyang kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang tiwala ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Firaun ay ginawa niya ang lahat para mapangalagaan niya ang kanyang kapangyarihan. Pinatay niya ang mga bata na pinapanganak ng mga sa Banu Israel. May mga kawal siya na inuutusan niya. Ngunit, subhanallah, si Propeta Musa alayhi salam ay sanggol pa lang siya, ay tinatawag na pinangalaga ng Allah. Siya ay inampon ni Asya, at ganun din na tinatawag na nakabalik sa kanyang nanay sa loob ng 2 taon, ay doon siya sa pangangalaga ng kanyang nanay, at lumaki siya sa pamamahay ni Firaun. Siya ay pinangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na anong ginawa ni Firaun, ay hindi pa rin siya tinatawag na nagtagumpay, dahil ito ay kapangyarihan ng Allah. Wala tayong kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat sa isang alipin na siya ay tinatawag na huwag magmayabang, huwag malaki. Dahil katulad din ng sinabi natin na si Iblis, ang dahilan ng kanyang paglabas, ang kanyang parusa, ay ang kanyang pagmamalaki. Asjudu
yung sinabi niya kay nung inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpatira pa siya kay Adam bilang pagrespeto sa kanya. Pero hindi siya tinatawag na nagpatira pa. Sabi niya, ana khairum min. Ako ay mas mainam sa kanya. So siya ay pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din dito na sinabi pa sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kausapin niyo si Fir'aun ng yung tinatawag na mabuting pakikipag-usap. Pero ganun pa man, nagmalaki, sinabi niya na majnun, sisira ng kaisipan si Musa alayhis salam, nagmalaki siya, nagmayabang siya, kaya yan ang parusa sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mas matindi ang parusa sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay dahil sa kanyang pagmamalaki, pagmamayabang at hindi niya pagtanggap sa katotohanan. At gaya na sinabi natin, sa lahat ng tunay na nagtitiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tutulungan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah ng buong-buong pagtitiwala ay sapat na sa kanyang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Propeta Musa alayhis salam, na sila ay aabutan ng mga kawal ni Fir'aun, kasama si Fir'aun. Kaya nga sinabi ng mga kawal ni, mga kasamahan ni Fir'aun na inna lamudrakun. Aabutan tayo ng mga kawal ni Fir'aun at saka ni Fir'aun. Sila ay natakot. Pero sabi niya, inna ma'i rabbi, kasama ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nahati ang dagat. Yan ay himala yan na binigay kay Propeta Musa alayhis salam. Na ganun din sa lahat ng mga propeta, binigyan sila ng himala. Dahil sa kanilang tiwala, buong-buong tiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay tinulungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po ang pangatlong yugto ng buhay ni Propeta Musa alayhis salam noong siya ay sinugo kay Fir'aun na sambahin ang nag-iisang tagapaglika, hindi sumunod, hindi tinanggap, kaya pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa tiwala ni Musa alayhis salam at kay Harun kay Allah, sila ay niligtas ng Allah, ganun din ang kanilang mga kasamahan ng Banu Israel na sumunod sa kanila. Ang pang-apat na yugto ng buhay ni Propeta Musa alayhis salam ay yung paglagpas nila sa dagat, sa Red Sea, nung nahati ito, lumagpas sila doon, nakaligtas sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah at sila ngayon ay mabubuhay kasama ng Banu Israel at merong mahabang mga kwento patungkol sa kanila. Sana po ay patnubayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung meron man tayong mga pagkukulang sa mga nabanggit natin, pwede po niyo itanong kung may mga pagkakamali din tayo dahil tayo ay tao lamang din, nagkakamali. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po muli na bumati sa inyo ng salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gati pa lang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.